Kakulangan sa supply, kaya nagmahal ang presyo ng ilang karne at gulay. Ang mataas na presyo ng isda sa Metro Manila dahil naman daw sa malamig na panahon. Ang mainit na balita, hatid ni Bernadette Reyes. Mataas pa rin ang presyo ng baboy at manok sa mga pamilihan, kaya isda raw ang mas mura sanang alternatibo ni Leslie. Yun nga lang, pati ito, nagmahal na rin. Sa Litex Market sa Quezon City, tumaas ng 20 hanggang 50 pesos kada kilo ang presyo ng mga isda. Ang isang kilong matambaka nga, 400 pesos na, sing mahal ng isang kilong liempo. Kaya pinakamurang isda na lang ang binili ni Leslie. Pero maging tilapia, tumaas ng 20 pesos kada kilo. Dadagdagan ng sabaw para mabusog na rin. Opo. May gulay, mga pizza. Nag-iiba po ang presyo eh, kasi walang biyahe na barko. Walang ganong isda. Bakit po? Wala po, kasi yung isda yan umiilalim sa dagat. Kaya walang makuha. Dito sa Litex Market sa Quezon City, madalang ang mga isdang alat. Ang galunggong halimbawa, puro frozen ang tinitinda ng mga retailer. Dahil walang mabiling sariwang galunggong, maging frozen, nagtaas na rin ng 40 pesos kada kilo. Kompleto po yan lahat, sana. Lahat po ng isdang alat meron po kami, pero ngayon po wala eh. Konti lang po yung meron ngayon. Ano po yung mga wala? Katulad ng mga lapu-lapu, mga maya-maya. Sa Marikina Public Market naman, kakaunti lang rin ang mga panindang isda. Konti, mahal. Bakit po? Malamig po ang panahon eh. Ang kilo ng hasa-hasa, salay-salay at alumahan, pumalo na sa 400 pesos kada kilo. Maging frozen na pampano, 400 na ang kilo. May mabibiling sariwang galunggong pero nasa 280 pesos na kada kilo. Ang bangus nasa 220 hanggang 240 pesos na ang kilo. Sa mahal ng isda, pagkakashay na lang daw ni Milka ang isang buong isda sa limang miyembro ng pamilya. Pag isang buong ganyan, hihiwa-hiwain na lang para at least sa lahat, pasya. Ganun na lang yung style. Bakit nga ba mahal ang isda ngayon? Dahil malamig ang tubig, kaya affected po yung catch, yung bilang ng mga isda na nahahango natin. And that definitely will affect the price points. We are looking at pagdating po ng March na mainit-init na po ang panahon, then mas marami na po tayong makukuhang isda. Bernadette Reyes, GMA News.